blessed morning to everyone. And I just want to greet you once again in the name of the Lord Jesus Christ. Also our visitor from Paracelis Mountain Province, sila po ay magkapatid under sa leadership po ni Pastor Kilangan, John Kilangan. And also, just want to greet Brother Joseph. Good to see you, brother. And this morning, before we go to our topic, let us pray for Sister Florence and Brother Murphy. They're requesting a prayer request. Last night, she texted me that they're not feeling well too, because they have a flu. So though this is not our prayer meeting, let us include them in our prayer that the Lord will touch and guide and heal them. Yes. And also Mother Larry wants to greet you all once again this morning. And also Brother Rominario from Qatar. And also Sister Deborah, ay kanyang ipinapaabot ang kanyang pagbati sa bawat isa sa atin. This morning, I just want to open our Bible in a book of 1 Timothy chapter 2, verse 13 to 15. 1 Timothy chapter 2, verse 13 to 14. Kung nakita natin, I just want to read it in English. Sabi niya rito, for Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in the faith and charity and holiness with sobriety. May the Lord bless His holy word. You may all be seated. I just want to speak to you in a simple subject. And it's just being Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. Medyo may kahabaan. Ulitin ko. Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. Sa Tagalog po, ipagpamanipulin nyo yung mababaw na salin. Pero kung may mas magandang salin at mas magandang pakinggan, ay kayo na po ang bahalang magbigay ng unawa sa aking pagsalin sa ating paksa. Sabi niya rito, nawala ni Adan ang aklat, ang katibayan ng pag-aari sa buhay na walang hanggan. In other words, sa English, sabi niya rito, Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. Kung titignan natin ang ating paksa, at tignan natin salitang forfeited sa Tagalog, ito ay nawala. In other words, si Adam, nawala po niya yung isang bagay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. I just want to try to speak mixed this morning because we have a visitor. But please understand me if I speak sometimes crooked in English. But anyway, though it is crooked, but still English. Yes. Amen. For the benefits of our brother Joseph, I'm not well to speak in English, but I'll try to speak it even in a broken way. So Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. Nawala ni Adan ang aklat, ang katibayan ng pag-aari sa buhay na walang hanggan. Do you believe that Adam in the beginning was given power by God to have jurisdiction over all the earth? Pansinin natin ang creation ng ating Panginoon mula sa pasimula. Right? At noong ihayag ng ating Panginoon ang kanyang
ang kanyang thought. Kasi bago pa ito maging word, ito ay kaisipan ng ating Panginoon. This is the thought of God. At wala pang word sa panahon yon. So hindi hinayaan ng ating Panginoon na ang thought ay mananatiling kaisipan. Kinakailangan itong maihayag. Dahil sa layunin doon sa predestination ng ating Panginoon, nakapaloob ang lahat ng mga bagay na plano ng Diyos. The reason why I've mentioned to you that Adam in the beginning was given power by God to have jurisdiction over all the earth. See? At kung bagay ba yun natin ang creation ng ating Panginoon, nung ihayag ng ating Panginoon ang kanyang layunin, ang kanyang pagtatalaga, ang kanyang plano, doon sa kanyang kaisipan, then God started to speak. Right? Nung magsalita ang ating Panginoon, then started to create. Then, the thought expressed. That thought became word. Are you agreeing me now? Ang kaisipan ay naging salita. So, yung salita na kung saan na nakapaloob sa kaisipan ng ating Panginoon, ito ay kanyang inihayag. Then, nagpasimula mag-create. Ang ating Panginoon, nag-create ng langit at lupa. At kung titignan natin, babaybayan natin ang Genesis chapter 1, sabi niya rito, nung pasimula, titignan natin yung hahayag ng Panginoon ng kanyang layunin, ang mundo ay kanyang nilikha, ang langit ay kanyang nilikha, at sunod-sunod na kanyang nilikha. Then kung titignan natin ang mundo sa panahon noon, nung hindi pa nilalalang ang halaman, mga bundok, mga tubig, mga living things. Ang mundo sa panahon noon ay isang walang laman. Ito yung tinatawag nating void. Kapag sinabing void, this is a empty. At kapag empty, sinabi niya rito, walang laman. Right? So hindi hinayaan ng Panginoon na manatiling gayon. At hindi hinayaan ng ating Panginoon na maging empty ang world. Do you believe that? Then God created the heaven and earth. Ang mga bundok, ang mga halaman, ang tubig, ang dagat, yung may buhay. Hindi natin iisa-isahin para hindi tayo mas lalong tumagal. Dadali ko kayo lamang sa pinaka-main na kung saan, kung paano nilikha ng ating Panginoon. See? At nung nalikha niya ang lahat ng mga bagay na ito, then, ang sinabi ng banal na nakasulatan sa Genesis, ipagpatuloy ko sabi niya, Adam in the beginning was given power by God to have jurisdiction over all the earth. When God put Adam on earth, He gave him the jurisdiction. Kapag sinabing jurisdiction, sakupin. Ipinagkalooban siya ng ating Panginoon ng authority o kapangyarihan. Sa Tagalog, ito isang jurisdiction upang ito'y kanyang sakupin. Do you believe? When God put Adam on earth, He gave him the jurisdiction over all nature. All animals, all life, everywhere. Do you believe that Adam was an amateur god that time? Do you believe that? Tignan nyo ang isang bagay na binigay ng ating Panginoon. Pinagkalooban siya, right? Ng kapangyarihan, ng otoridad or authority upang pamahalaanan ang mga bagay na narito sa ibabaw ng lupa. Right? Ano man ang sabihin niya at that time, He can speak also the word into existence. Do you believe that? The same with God. At pinagkalooban siya ng kakayanan. Pinagkalooban siya na sumako. Pinagkalooban siya ng pamahalaanan. In other words, nasa kanyang ilalim ng authority, all nature, all animals, all living things. Kahit na anong sabihin niya that time ay pwedeng maganap. It is because this is what God gave it to Adam. Ibinigay niya ang authority
the jurisdiction, upang pamahalaan ang lahat ng mga bagay na ito. At siya ang nagbigay ng mga pangalan kung anong nais nang ibigay ng mga pangalan. Are you agree with me this morning? According to the word which was written in the book of Genesis chapter 1 verse 26-27. Balikan mo yun mamaya, Daisy. Yan ang ating teksto. Nung maibigay lahat ng ating Panginoon na lahat ng mga bagay nito para makita natin kung paano paglikha ng ating Panginoon, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the face of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Without the revelation, hindi mo maunawaan ang Genesis 1:26-27. Nakagat ang dating sa kaisipan ng isang tao ng ating Panginoon ay lumikha ng tao ayon sa kanilang wangis. And that is what the message, that is what the scripture say. Let us make man in our own image. Hindi ibig sabihin, nung gamitin ang salitang ito, let us make man in our own image, mayroong tatlong persona ang ating Panginoon. It is not. Do you believe that God speak to His own attributes? Amen. Amen. Siya ay nangungusap sa kanyang sariling katangian na ipinagkaloob ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay nito, ang kaunawaan, at ipinagkakaloob ng Diyos ang kaliwanagan para sa kanyang salita sa mga mananampalataya upang ibigay ang kapahayagan at ipagkaloob sa kanila ang kaunawaan ng inihahayag ng ating Panginoon. Amen. As I've said to you a while ago, it is hard to understand the Word of God without God's revelation. So in order for us to see, in order for us to understand this word, God will give us a spiritual understanding in order for us to know, to see and understand all this word. Amen. Para maunawaan mo, para makita mo ang lahat ng mga bagay na ito. Then, sabi ng banal na kasulatan, glory to God. Let us make men in our own image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and all over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So dito sa 27, ito ang kasagutan. Nang likhain niya mismo ang ating ama na si Adam, right? At alam natin na si Adam, hindi produkto ito ng sexual intercourse. Yes, amen. Right? Amen. Ito ay nilalang ng ating Panginoon. And the Bible says that Adam, he is the Son of God. Amen. Right? So pwedeng, kung titin natin naman ang kasulatan, pwedeng maging anak na hindi rin galing sa sexual intercourse. Yes, do you believe that? Amen. And that is the scripture say. Kasi sa ating panahon ngayon, kapag gagana ang kaisipan ng tao, yung kaalaman ng tao, na kapag sinabing anak, kagad pumapasok sa kaisipan, galing ito sa sexual intercourse, o produkto ito ng sexual intercourse. Right? Glory! Pero si Adam ay anak ng Diyos na nagmula sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Kung paano ang ating Panginoon nangungusap, that is the power of the spoken word. Ang kapangyarihan ng pangungusap ng salita ng ating Panginoon. Kagad kapag ito ay nangungusap din, lumalabas na hayag na ipapakita na ilalantan, na ilalakad. Do you believe that? Iyon ang kapangyarihan, that is the power of the spoken word of God. So, sabi niya dito, so God created man in His own image. In the image of God created he him, male and
created he them. Sino tinutukoy dito? Si Adan. Hallelujah. At maging isa tadyang ni Adan, nakapaloob ang kanyang magiging helpmate or helpmate. Right? And who is that? That is Eve. At noong panahon yun, nung ibinigay ang kapamahalaan ng ating Panginoon, yung authority and power na ipinagkaloob ng Diyos kay Adan. Si Adan ay lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Si Adan ay sumusunod ayon sa salita ng ating Panginoon. Si Adan ay nangahawakan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At si Adan ay balot ng kabanalan na nagmumula sa Diyos. Do you believe that? Kung titignan natin ang original creation, wala pa doon ang kasalanan. There's still no sin at that time. Right? Pero nung panahon na makita ng ating Panginoon na si Adan, na para bagang hindi mainam na makita si Adan na nag-iisa. At ang Diyos ay nagbigay ng kanyang magiging kasama na walang iba kundi si Eve o si Eva. So habang natutulog si Adan, kinuha ng ating Panginoon mula sa kanyang tadyang, right? Ang isang babae na walang iba kundi si Eva, right? Upang maging katuwang, maging kasama, right? Maging helpmate ni Adam sa panahong yun. So sa madaling salita, na ibigay na ipagkaloob ng ating Panginoon si Eve kay Adam. At ang salita ng ating Panginoon ay nangungusap. Tandaan natin, kapag nangungusap, ibig sabihin, may nangangaral. Right? May nagpapabot ng mensahe. Ibinibigay ang salita ng ating Panginoon. At ini-address niya ang kanyang salita sa kanyang nilalang na walang iba kundi si Adan at Eva. Do you believe that? At sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay ipinagkaloob ko sa inyo. Sa inyo ay damang kapamahalaanan. See? Sabihin mo, ang nais mong sabihin, ito ay may sasakatuparan. At that time, pwede pangusap si Adam, right? Na kung saan ang kanyang pangungusap ay maging dalisay na pangungusap. That is a pure word. Salita na galing sa ating Panginoon at ang salita na nanggagaling sa ating Panginoon at yalin ang kanyang ginagawa. Right? Yun din ang kanilang sinusunod. At sabi ng Panginoon, meron lamang ako sasabihin sa inyo na meron doon isang punong kahoy, which is the tree of knowledge, good and evil. Tandaan natin, sa gitna ng hardin ay may dalawang puno. The tree of life and the tree of knowledge, good and evil. Una yung nangungusap sa kanila ay yung tree of life. Yung tree of life na yon na kung saan siya ang nagbibigay ng udyok. Siya ang nagbibigay sa kanya ng order. Siya ang nagbibigay sa kanya ng salita na pinagkaloob ng ating Panginoon at the time si Adam at si Eva sa panahon yun noong sila ay nagbubuhay, noong sila ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon, lumalakad sila ng batuwid sa harapan ng ating Panginoon. Sila ay lumalakad ng may katapatan sa ating Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon, isa lamang ang binabili ng ating Panginoon. Huwag na huwag ninyong kakain ang bunga ng punong kahoy na yun at ang tinutukoy ng ating Panginoon, which is the tree of knowledge, good and evil. Yes. See? At sino yung tree of knowledge, good and evil at that time? The serpent. Do you believe that? The serpent. Akala ng mga iba, kapag sinabi mong serpent, this is already a reptile. In the beginning, yung serpent na tinutukoy sa banal na kasulatan ay katulad siya ng tao na tumatayo, namungusap, nagsasalita. Yes. Nangangaral. Nagtuturo.
Magaling magsalita, magaling mangusap. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong kakalin ang bunga ng punong kahoy na ito. Dahil sa panahon na kunin at inyong kainin, ang bunga ng punong kahoy na ito, kayo ay mamamatay. See? Arabagang misto lang itong sanga hiwaga mula kaya Eve, ang mga pangungusap ng ating Panginoong Diyos. Right? Na kanya ipinagkaloob sa bagay na iyon. So anong ginawa nila sa araw-araw na kanilang pamumuhay? Sa araw-araw na kanilang paglakad? See? At hanggang sa panahon na kung saan ay madaanan ni Eve ang tree of knowledge, good and evil. Glory to God. Pero sabi ng Panginoon, huwag man lamang ninyo ito nga i-entertain it. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon. In other words, huwag ninyong bibigyan sa ng access. Kasi kapag binigyan ninyo siya ng access, yun ang pagkakataon na kanyang sasamantalahin. Do you believe until now yan ang ginagawa ng kaaway? Sa bawat mga mananampalataya, once na binigyan mo siya, pinakamaliit na access, guguluhin niya ang lahat ng access na ito. Sasamantalahin niya yung maliit na butas, palalagihin niya ang butas na iyon. And that is what the serpent did in the day of Eve. Ang sabi ng serpente, tunay na hindi kayo mamamatay kapag kinain yung bunga ng punong kahoy nito. But the Lord says, you will surely die. Mamamatay kayo. Do you believe at that time no, hindi pa pumapasok, right? Ang perverted word na to, ang perverted message na to ni Satan o ng serpent, right? Si Eva at si Adan, sila nabubuhay noon sa mga pagkakataon na kung saan matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Taglay-taglay nila ang pangako ng Diyos at ay binigkaloob ng ating Panginoon na dapat sa panahon yun ay hawak na nila ang isang buhay na walang hanggan. Do you believe that? Eternity. Ito yung title deed na ibinigay ng ating Panginoon mula kay Adam. That is the book of title deed to eternal life. Ito yung aklat. See? Yung karapatan na pagmamay-ari na kung saan patungo sa buhay na walang hanggan ay nasa kamay ni Adam sa panahong yun. Walang kamatayan, walang karamdaman, walang sakit, walang problema, right? Walang anuman na masama sa panahong yun nung ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang anak na si Adam. How many believes that? Pero nung dumating ang pagkakataon na in-entertain ni Eve ang serpente sa pagkakataon yun dahil siya ay na-entice. Yung salitang na-entice, para bagang nahihikayat siya. Ano yung ginagamit ni serpent sa panahon yun? A very enticing words. Sa Tagalog, ito yung mapanghikayat na pangungusap. Panghikayat na pananalita. See? Kung titingnan natin sa panahon ngayon, misto lang itong salita na perverted but coated in a sugar coated. Right? Yung word, binalutan ng isang matamis para maging kaakit-akit upang maging kaakit-akit. That is the serpent, that is Satan's strategy. Every time na kapag siya ay nagungusap, lagi nakapaloob ang kanyang perverted word. Kapag sinabi perverted word, ito ay may pagkalihis. Ito ay nahaluan. Ibig sabihin, hindi na ito puro at hindi na ito malinis at hindi
Why? Because this is already a perverted. Pero yung pasimula na ginamit ng ating Panginoon, once na kayo ay pumitas kumain, sabi niya, ye shall surely die, ang sabi ng Panginoon sa kanila. But the serpent says, he used the word, also the word of God. Kita nyo, na si Satan, the serpent, he is using also the word of God in a perverted ways. Right? Sa kanyang sariling pamamaraan, ang sabi ni Satan or the serpent sa kanya, truly, ye shall not surely die. Ano kanyang ginamit? The same word. But the word that he used is already perverted. Right? So nung gamitin niya yung salitang perverted, nahaluan na. Ang sabi ng Panginoon, ye shall surely die. But the serpent inserted the word N-O-T. Not. Ye shall inserted not. Did you get the point? Amen. In-insert na yung salitang not. But the Lord said, ye shall surely die. But the serpent said, ye shall not. Right? Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Sa halip, kapag kinain niyo ito, ay magiging katulad kayo ng Diyos. Right? Makikita na ninyo at malalaman na ninyo ang mabuti at masama. Ano yun? That is the word, that is the message, that is the instruction, that is the teaching, that is the preaching of the serpent. And what is that? A perverted word. See? Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Ye shall not surely die. So it is because if she entertained the message of the serpent. She entertained the teaching of the serpent. Siguro, nung marinig niya yung mga katuruan at pangaral ng serpente sa mga pagkakataon, na-attract. See? Si Eve, sa pagiging smart ng demonyo, sa pagiging smart ng serpente, magaling, marunong. See? Sino yung nangungusap? The serpent, not the reptile, ha? Sa kalabang naging reptile, ang serpent na yun na nakatayo at nangungusap at nangangarap, nagtuturo nung siya ay sumpain ng Diyos. You mark that word. Mark that word, saka lamang siya naging reptile nung sumpain siya ng ating Panginoon. See? Sabi ng serpente, magiging katulad kayo ng Diyos. Sabi ni Eve, para bagay na pumahatak sa akin. See? Sa mga pangaral, sa mga pagtuturo, sa mga ipinipresent, right? Nang serpente doon, nagkaroon na pasimula ng yung asantang presentation, right? Nagpipresent na si serpent na kanyang subject, na kanyang topic, na kanyang mensahe, see? Though wala pang projector yung panahon na yun, ha? See, pero meron ng presentation, right? Na ipinagkakaloob at ipinapakita ang serpente sa panahong yun. Then, if she entertain the message of the serpent, she entertain the teaching of the serpent, she entertain yung isang mapanghikayat na pangungusap ng serpente. Then, nung mainganyo, ma-entice, matent, maakit si Eve. Siya ay nagkaroon na ng ugnayan sa serpente. Hindi niya kinuhang literal na pinitas ang bunga ng punong kahoy. At hindi niya kinain ng literal. At ang punong kahoy na binabanggit, akala ng maraming tradisyon na pananampalataya sa panahon ngayon, yun daw ay isang mansanas, that is not an apple. But that is the tree of knowledge, good and evil. So, yung kanyang kinain sa mga pagkakataong yun,
this is not my message, this is not my own teaching, this is not my own presentation, but this is the Word of God. Ang sinabi ng banal na kasulatan na makipag-ugnayan si Eve mula sa serpente, nagpasimulang magkaroon ng sexual intercourse. Saan? Sa serpent at hanggang kay Eve. Now, I just want to give you a big question. Saan natin makukuha ngayon na kapag kumain ng bunga, right? Ng prutas, right? At magkakaroon ng supling ang kanyang sinapupunan. Wala. Wala. Pero nung siya ay nakipag-ugnayan mula sa serpente, in other words, nagkaroon siya ng sexual na pakikipag-ugnayan si Eva mula sa serpente. So yung panahon na yun, dun pa lamang sa pag-entertain ni Eve kay serpente, pumasok na ang kasalanan. Do you believe that? And what is sin? Sin is unbelief. Amen. Unbelief to what? Unbelief to the word of God. Once you disobey God's word, you are committing sin. Kaya ito yung ayaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Right? Na tayo ay mapalayo, na tayo ay lumayo, at tayo ay malihis sa salita ng ating Panginoon, at yan din ang kanyang ipinangusap, at yan din ang kanyang ipinangaral, at itinuro sa kanyang anak na si Adam, na huwag silang nilihis, huwag silang lalayo sa salita ng Panginoon, hanggat sila ay nananatili doon sa salita ng Diyos, if they continue to stand with God, God will stand with them. Mananatili ang Diyos na tatayo para sa kanila, mananatili. Kung sila ay mananatili sa Diyos, natatayo para sa Diyos, ang Diyos din naman ay mananatili na tatayo para sa kanila. Ibaybas ko ng konti. Tayo man, hanggang tayo ay nananatiling dumatayo sa salita at mensahe ng ating Panginoon na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, ang Diyos din naman ay tatayo para sa iyo. Mananatili siya sa iyo hanggang ikaw ay nananatili sa Kanya. Hanggang ikaw ay hindi lumilihis sa Kanyang salita, siya ay hindi lalayo sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you. Kung siya ay tama at totoong nananahan ka sa Kanya, siya ay mananahan din naman sa iyo. Hindi ka iiwanan. Hindi ka pababayaan. Right? Ngunit dumating ang kapabayaan. Nahulog ang tao sa kasalanan. Simula nung minor thing, the ill, ang serpente. At nung panahon, nung magkaroon ng ugnayan, ang serpente mula kay Eve, pumasok ang binhi mula sa sinapupunan ng ating inang si Eva. That is recalled now, the serpent seed. Right? Hindi ka takataka sa panahon natin ngayon na kapag ginagamit ang salitang end time message believers, most of the time, the so-called end time message believers, they're accusing them of certain sin. See? But my question today, do they understand what the definition of the word the serpent sin? Kinakailangan alamin mo ito. Kapag sinabi mo kasi yung serpent sin, ikaw ay binhi ng serpente, kung ano yung binhing na ipagkaloob sa iyo, yun din ang bunga na may bubunga sa bawat isa sa atin. Did you follow me now? So sa pagkakataong yun, nung mangyari ang pagkakataong yun, nung nakipag-ugnayan ang ating ina na si Eva mula sa serpente, then Eve started to disobey God's word. Do you believe na sa pagkakataong yun, it is because of disobedience? Then, sin strike Eve. At sa pagkakataong yun, it is not only to Eve. Maging kalupaan. Right? Nadamay. Right? Sa kasalanan na ginawa ng ating ina.
Do you believe that? Maging ang lupa ay nadamay kasi maging ang lupa at lungsupain ng ating Panginoon ang serpente. Maging ang ating mga magulang nung unang palahon, maging ang lupa ay nadamay sa curse. Kaya nga ang lupa sa ating panahon ngayon, hindi namumunga ng sagana. Sa panahon noon, ang mga punong kahoy, ang mga vegetables, ang lahat ng mga bagay na pwedeng kainin, namumunga ng masagana. Right? Hindi kailangan itong bugahin ng spray ng mga gamot o ano mga chemical. Pero sa panahon, nung na-strike, ang mundo ito, ang tao, maging ang mundo, maging ang lupa, dahil sa kasalanan, napahamak maging ang mga halaman, mga punong kahoy, lahat ng mga living things dito sa ibabaw ng lupa, right, ay napahamak. Do you believe that? Kaya sa panahon natin ngayon, hindi na pwedeng mamunga ang mga pananim na hindi na binubugahan ng mga spray. Tignan yung pagiging tuso ng kaaway ngayon. Ginamit yung salita kanilang masaganang ani, masaganang pamumuhay, masaganang mga bunga, masaganang mga pananim. Pero ngayon, ginamit din ang serpente ni Satan ang salitang masagana. E ano, inilagay niya ito sa isang sachet, masagana 99. So yung masagana 99, mga gamot yun, chemical yun, na kapag hinalo mo sa tubig, ibubuga mo yun sa mga halaman, magbubunga ito. Pero balikan natin ang original, hindi ganun ang original creation ng Diyos. Pero anong ginawa ng kaaway? The serpent, the devil perverted all God's creations. How many believes that? Pinakialaman ng kaaway. Right? Ang lahat ng mga bagay na ito, ultimo yung hinahawakang bagay. Right? Na napakahalaga na binigay ng Diyos sa ating ama na si Adam. The reason why Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. Sabi ng kaaway, nung maganap ang pag-ibag-sexual intercourse ni Eve mula sa serpente, inakit naman niya ang kanyang asawa na si Adam. At sinabi niya, tunay. So ginamit na niya yung salitang word sa kanyang asawa, hindi tayo mamamatay. Kasi kung talaga mamamatay sana, ang inaantay ni Eve sa mga pagkakataon yun, yung on the spot, patay na siya. Pero hindi niya alam, nag-start ang death because of sin. Right? Nag-strike ang death because of sin. Sin saan? Unbelief. Unbelief to the word. Nag-strike doon, pumasok ang kamatayan. Hindi pa nila napapansin ang mga bagay na yun. Pero that time, yung death na binabanggit dito, yung spiritual death. And death means is eternal separation from God. Napakalinaw niyan. At ayaw ng Diyos ng kanyang mga dinalang, ang kanyang dinhi, ang predestinado ng mga mananampalataya, see, ay mahiwalay ng lubusan sa presensya ng ating Panginoon. Though, ito'y pumasok, nag-strike ang kasalanan, at ang kasalanan ay nag-cost ng death. Right? Pumasok ang kamatayan. Kaya pati tayo, hindi natin maiwasan tayo ay damay. Right? Dahil ang ating mga magulang ang nahulog sa kasalanan. Sa pamamagitan na hindi nila pagsunod sa salita ng ating Panginoon, napahamak tayo. Pero yung kapahamakan yun ay kinakailangan ulit tubusin ng Diyos para lamang may balik tayo maguli doon sa original position na binigay ng ating Panginoon. So kinakailangan may gumawa at magtrabaho nito para may ipanumbalik muli yung mga bagay na nawala mula sa kamay ni Adan. Right? Yung pagkakataon na binigay ng Diyos, which is the title deed to eternal life, na nawala sa pagkakataon yun, gusto niyang ibalik sa bawat isang muli sa bawat isang sa atin. Pero tutungo tayo dyan sa part 2. This is part 1. So nawala niya. Napabayaan niya. Nawala ng halaga. Pero dapat sana, ang pangako ng Diyos, ang salita, dapat pinangangalagahan. Binibigyan ng importansya, pero napabayaan nila.
Then nung nakinig muli si Enam sa kanyang asawa, sabi niya, tunay na kaya-aya. See? Bakit niya nagagamit yung mga word na yun? Kasi pumasok na yung lust at the time. At yung lust na yun, nakapaloob doon sa sin. Pero kung wala pa yung sin, hindi papasok yung lust. Dahil ang tao sa original creation ng ating Panginoon, ang tao ay binihisad ng banal na pagkabihis. Lumalakad siya may kabanalan. Nangungusap siya may kabanalan. Nagpapatuloy silang may kabanalan. Bakit? Dahil sila ay bihis ng kabanalan na nagmumula sa Diyos. Pero, nung sila ay mahulog sa kasalanan through disobedience to the word, yung kabihisan nilang kabanalan ay nawala. Right? Pero si Eve sa panahon yun, nung siya ay nakipag-commit na kay serpent, right? At siya ay nahulog na sa kasalanan, at siya ay nadaya ng serpente, nakita ni Eve na siya ay hubot-hubad na. Bakit? Dahil nawala na ang kabanalan na nasa kanya na binigay ng ating Panginoon. Agree ba kayo dito? At nung mawala ang mga bagay na ito, kanyang inilapit, iniakit, sinabi ang kanyang karanasan na pangyayari na ginawa ni Eve mula doon sa serpente. Sabi ng Panginoon, tayo ay mamamatay. Pero nung ako'y nakipag-ugnayan at ginawa kong mga bagay na yon, wala naman. So pumasok agad yung perverted mind, yung thought bilang isang tao. See? Kasi kapag perverted na yan, papasok na dyan yung carnalities. Right? Unholy. Yung hindi, lahat na kanais-nais. Bakit? Kasi in-interpret niya yung tree of knowledge, good and evil. Right? Yung puno ng kaalaman na tinatawag na masama at mabuti. So nakapaloob doon. So nung nangyari sa kanila ang mga bagay na yun, because they entertain the message, they entertain the preaching of the serpent, they entertain the teaching of the serpent. So, nangyari sa kanila, yung kanilang kaisipan ay na-pervert. Ang kanilang kaisipan. So, in other words, si Adam man ay nakisipin sa kanyang asawa dahil sa kanyang pagkadaya ni Eva ay kanyang ipinagkaloob sa kanyang asawa at dumilig naman si Adam sa kanyang asawa. Nung makita nila kanilang sarili, oh man, basi, maaari sabi natin na, oh no. Bilang isang tao na ito, dahil kandali, may halong kandali na bakit hindi kami namatay? Ang ganganin na bubuhay kami. So, yung kanilang kaisipan ngayon, nanatili. Kala namin na mamamatay kami na spot, hindi pala. Pero hindi nila alam, hindi nila nakita. Right? Yung mga bagay na pangungusap na nakatago sa likuran ng salita ng ating Panginoon. So napakalaga na nakikita natin at nauunawaan natin yung definition of the word. The word of God. Nakikita natin yung kaalaman. Nakikita natin yung kahulugan. Maari mong marinig ang isang salita. Maari mong marinig ang isang pananaral. Maari marinig mo ang katuruan sa mga bagay na ito. Ngunit kung walang kahulugan at hindi mo maunawaan ang kahulugan, wala itong kabuluhan. Right? Kaya nga maraming beses kong sinasabi sa bawat isa sa atin na ang salitang ito, which is the word of God, hindi lahat humahawak ng salita, na all that holding the Holy Scriptures ay nauunawaan nila ang kahulugan ng kanilang sinasampalatayanan. Nalalaman o hindi alam ang lahat na nilalaman ng salita ng kanilang sinasampalatayanan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, maliban na hindi kasihan ng Diyos,
ng buhay. Maliban na hindi kasihan ng Diyos ng Espiritu ang salita ito, kailanman ay hindi mo mauunawaan ang salita. Para lamang maunawaan natin at magkaroon ng kapahayagan sa salitang ito. Right? Dahil ito'y dumaan sa pagsisiyasat at sa ilalim ng Banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, isinulat niya ng tao, ngunit sila pinangunahan ng Santong Espiritu. Ngayon, bilang isang mananampalataya at sumasampalataya sa kanila, sa salitang ito, kinakailangan tayo man ay mapasailalim sa Banal na Espiritu Santo para maabot natin ang kahulugan at kaunawaan ng salita ng Diyos. Yan ang katikaw ay hindi rin kakasihan ng buhay at ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi natin mauunawaan ang Word. Hindi natin mauunawaan. Hallelujah. So, nung maganap ang mga dapat na maganap, nagkaroon din ang pakikipagtalik si Adan sa kanyang asawa. Nagkaroon din ang isang pakikipag-ugnayan. At nung magyari ang pakikipag-ugnayan, una ang serpente at ikalawa ay sedan. Imagine, two kinds of seeds inside of the womb of Eve. Una, yung binhi na nanggaling sa serpente, ay walang iba kundi kay Cain. That time, kung titignan natin, kung pagbabasihan mo sa ating panahon ngayon, through science, right? Ipapaliwanag ng edukasyon ngayon, through science, na hindi pwedeng mag-mingle. Right, magsama ang binhi ng hayop sa tao. And that is true sa ating panahon ngayon. But in the beginning, right, naganap ang bagay na ito na pwedeng pumasok ang binhi ng serpente sa sinapupunan ng babae. Ano yun? Ang serpente. Right? Sa panahon yun na siya'y namumusap, na siya'y namaral, na siya'y nagturo kay Eva. Kaya pumasok ang binhi ng serpente mula sa sinapupunan at na naging produkto ng binhi ng serpente yun ay walang iba kundi si Cain. Yes. At lumakipag-ugnayan naman si Adam mula sa kanyang asawa, sa kanyang helpmate na si Eva. Pumasok ang kanyang binhi sa sinapupunan ni Eva at ito walang iba kundi si Abel. Right? Ngunit doon ang mga batang ito ay kapwa na isinilang. Nakikita ang bawat bunga, ang bawat character, ang bawat attitude. Right? Ang bawat tayo nila. Kung ano ang kanilang ibinubunga, ipinamumuhay. Right? Kung ano ang pag-uugali ang kanilang inaasal. At dumating sila sa point na kung saan talagang hindi sila kapwa na pwedeng magsama. Biblical naman yan. How can two walk together unless they both agree? Right? So nagkakaroon ng paghahandog. Both of them may paghahandog. Si Cain naghahandog din naman. Si Abel naghahandog din naman sa ating Panginoon. Pero malamang iba ang kanilang paghahandog. Si Cain, ang kanyang inahandog, mga bunga ng punong kahoy, right? Mga prutas. Kaya tingnan nyo ngayon hanggang ngayon, kadalasan may naghahandog puro ganyan palagi dahil sa kanilang mga tradisyon na yan. Na napulot mula pa noon hanggang ngayon, yung bunga na serpente hanggang ngayon, yung pa rin ang kanilang inaasal at ginagawa. Kaya hanggang ngayon, hindi naalis yung pag-aatang paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ano nilalagay nila? May kanin, may puto, may prutas, kung ano-ano. Right? See? Pero ibang paghahandog na ginawa ni Abel, kundi buhay ng hayop. Right? Dahil siya ay may mataas sa kanyang tingin.
Right? Sa Panginoon. Dahil ito, yung ginagawa ng kanyang ama na si Adam. Bakit yun ang ginagawa ni Adam? Because Adam is the son of God. So lahat ng gagawin sa panahon noon ni Adam ay para sa Diyos. Eh natural ba isa kanyang anak? Right? Ay ganun din ang kanilang gagawin. So both sides, nakilala sila sa pamagitan ng kanilang bunga. Pero tinanggap ng Panginoon ay ang handog na kay Abel. At hindi tinatanggap ng Diyos ang handog mula kay Cain. Kaya ang tao ngayon sa panahon ito, akala nila kapag sila'y naghandog, para sa ating pagkala nila, iirita ang paghandog na binibigyan nila sa Diyos, pero hindi. Totoo, may tamang paghandog at marami gumagawa na hindi tamang paghandog. Kaya pagdating sa bagong tipa, nasabi ni Paul sa bawat isa sa atin, I beseech you therefore, brethren. Right? By the mercies of God. Sa pamagitan alin ng awa, biyaya ng ating Panginoon that ye present your bodies what? A living sacrifice. Holy and acceptable. Banal, kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon ay ating ihahandog sa ating Panginoon. Pero ngayon, maraming ang handog pero hindi ito tinatanggap ng ating Panginoon. See? Kaya nga tayong mamana ng palataya, edi lalayo na tayo sa mga gawain ito ng mga tradisyon, right? At kultong gawi. Right? Ito yung mga kultong gawi. Yung mga naghahandog na mga hain sa Diyos-Diyosan. Hindi yung mga tunay na sumusunod. Ngayon, ang serpente, ibinabaligtad niya ang sitwasyon, yung mga tamang lumalakad sa salita ng ating Panginoon, yung mga napahayagan ng kanyang na mensahe ng ating Panginoon, ito ngayon binabaligtad ng demonyo ni Satanas na sila ngayon ang kulto. Pero kung uunawain natin ang definition ng salitang cult, malalaman natin sino yung mga yun. Yung hindi tahasang sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung mga naghahandog na mga handog sa mga Diyos-Diyosan, sila ang mga totoong kulto. Right? Pero inaakusuhan tayo ng kaaway na tayo ang mga kulto. Why? Because Satan hates the word revelation. Ayaw niya marinig yan. Dahil maraming nahahayag. Kaya gusto niya ibaligtad siya mga kulto na yan. Right? Pero hindi nila alam, napakarami nang nadaya sa pagiging kulto sa panahon ito. Still there. Amen. Glory. So yung word na kung saan aking binanggit kanina, ibalik mo nga din sa yung teksto natin kanina. First Timothy chapter 2, verse 13 to 15. Sabi niya rito, si Adan ang una nga, ang siya una nga nilalang sa kasi Eva. At ang sinutra yung nagsasabi na si Adan ay hindi nadaya kundi yung babae. Right? And that is the scripture said. Kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Means the transgression, yung disobedience. Pagsalangsang sa salita ng ating Panginoon. And sin is unbelief to the word of God. Still there. Glory to Jesus. Magbibigay ako ng isang quote. I just want to read this quote. At hindi tayo magtatagal dahil ito ay part 1 natin. At ipinagkakalog ko lamang ang mga bagay na ito kung paano naalis, kung paano nawala ang isang karapatan, right? Na pag-aari, right? Mula sa kamay ni Adan, and our subject is Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. And I believe, kung nawala man ni Adan ito, ay muling may papanumbalik sa bawat isa sa atin.
Dahil ito ay isang bagay na pinangako ng ating Panginoon. That God will restore all things. Lahat ng mga bagay na nawala. See? Lahat ng mga bagay na naalis. And I believe, sa ating panahon ngayon, through the revealing of the word ng kanyang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin, na ang pangako ay naisa sa katuparan at maisa sa katuparan sa lahat ng mga tatawagin ng ating Panginoon na mga itinalaga na inilagay ng ating Panginoon mula sa kanyang layunin na ang mga inilagay ng ating Panginoon, they're all perfect in the sight of the Lord dahil sila ang tutubusin ng ating Panginoon at sila ang ilalagay sa isang original na posisyon, sa isang tamang kalalagayan at ipagkakalog muli ng ating Panginoon sa isang rightful position. Glory. Hallelujah. I just want to read this quote. Well, it was given to Adam to have eternal life. As long as he ate from the tree, he had eternal life. Ito yung tree of life. Right? Na ibinigay ng ating Panginoong Diyos mula kay Adam. And the message says, it was given to Adam to have eternal life as long as he ate. Hanggat siya ay kumakain. Right? Nakalain ng salita ng ating Panginoon, spiritual speaking. Ang salita ng Diyos, ito yung ating spiritual food. Hanggat kumakain tayo ng salita, hanggat nagpapatuloy tayo doon sa pananampalataya mula sa kanyang salita, siya man ay magpapatuloy na magpapakain sa iyo, siya ay magpapatuloy na gagabay sa iyo, siya ay magpapatuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin. Hanggat tayo ay nag-iingat sa pananampalataya natin, siya man ay tatayong mag-iingat ang bawat isa, sa bawat isa sa atin na iingatan ka, hindi ka iiwanan at hindi ka niya pababayaan hanggat iniingatan mo ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. As long as he ate from the tree, he had eternal life. And we notice again that Adam was the inherit the earth. He was the like an amateur God over the earth. The earth was his, everything was given unto his hand. Ano yun? Yung kapamalaanan. This is what I called a while ago, mentioned to you a while ago, that is the word jurisdiction. Right? Sa Tagalog, yung isang kapamahalaanan o kapangyarihan na binibigay, ibinigay ng ating Panginoon na nasa ilalim ng kanyang pagsasakop. Sa ilalim ng kanyang pagsasakop, ibinigay ng Diyos ang isang kapamahalaanan. He can speak the word into existence. Namamahala. Nasa kanyang control. Pero nung mahulog sila sa pagsalagsang doon sa word of transgression or sa disobedience sa salita ng ating Panginoon, nawala yung kapamahalaanan. Nawala yung kapangyarihan. Nawala yung jurisdiction na ibinigay ng Diyos para sa kanya. Why? Because they disobeyed the word of God. At sila ay nahulog sa kasalanan through disobeying the word of God. Amen. Everything was given unto his hand. He could do with it whatever he wanted to. He named it and called it and done whatever he wanted to. He was the truly a son of God. Kita nyo yung isang bagay na kapamahalaanan na binigyan ng Diyos para sa kanya sa panahon yun. See? Siya nagbibigyan ng mga pangalan ng mga hayop, pangalan ng mga isda, pangalan ng mga, right? Ng mga tao. See? Pero nung sila ay mahulog sa kasalanan dahil sa hindi nila pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante sa atin ang pagsampalataya. Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Nakapaloob dito ang ating tayo. Ang ating paninindigan. Ang ating pananampalataya.
May papakita din dito sa pamamagitan ng ating lakad sa salita ng ating palad kung anong buhay ang ating ipinamumuhay. Kung anong character na mayroon tayo. But I believe, if you are a predestinated seed of God, ang salita ng Diyos bilang isang binhi ang mahahayag sa bawat isa sa atin. At kapag nakikita nahahayag ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ay nagmamanifest, nagre-reflect, nagre-reveal sa bawat buhay natin. Hindi tayo, but the glory of the Lord. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ang nahahayag, ang naipapakita sa bawat isa sa atin. Diyan mo makikita ang common character sa pamamagitan ng kanilang buhay. Yung mga tamang mananampalataya, binibigyan nila ng importansya ang pagtitipon. Binibigyan nila ng importansya ang makikinig. Sincere silang makikinig sa salita ng ating Panginoon. Pero kung hindi mo sila makitanan at pagiging katapatan at pagiging sincere, it's time for us to check our life. What kind of seed na mayroon tayo? Right? Kinakailangan may pakita ang lahat ng mga bagay na ito. Maring sa pasimula, sa pagiging bata, hindi mo pa may hindi pa makilala at mahayagan. See? Kaya nga sabi ng Panginoon, nung siya ay nagpunla, right? Naghagis ng binhi, mula doon sa mabuting lupa, ano yung hagis niya? Yung mabuting binhi. Ngunit kanyang pagtalikod, may nakasalisi sa kanya at naghagis din naman ng mapanirang binhi, mapanirang damo. Right? Pero nung kapag tumubo, ulitin ko muli sa nabanggit ko nakaraan, nakita nila yung mga lingkod, yung mga manggagawa na kasama ng ating Panginoon na may kasamang binhi na naihalo doon sa itinanim na mabuting binhi. At sinabi ng mga lingkod, bunutin natin, sabi ng Panginoon, wag! Dahil hindi pa rin yung nakikita at nakikilala ng lubusan dahil wala pa sila mga bunga. Sa ating panahon ngayon, ilang buwan bago ka pagkatapos magpunla, ilang buwan bago makikita ang binhi, bago may harvest yung mga binhi na yung itinanim. I believe 3 months ba na dyan? 3 months. Before the harvest time. And I believe naman sa ating panahon ngayon, see, kapag inabutan na rin naman tayo ng taon, at least kahit papano, may development, may changes, may pagbabago na nagbabago sa bawat buhay natin. Kahit papano sumisimul na, kahit papano lumalago, kahit papano nagkakasaka, kahit papano nagkakadahon, ngunit hindi tayo nananatili sa dahon, hindi tayo nananatili sa sanga, kinakailangan may pakita, mamulaklak, at may pakita ang bunga. Dahil yung bunga ang pinakamahalaga. Yung bunga ang pinakaimportante. See? Dahil sa bunga, doon mo sila makikilala. Sa bunga, doon mo sila mapapansin. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag muna ninyo silang bunutin. Antayin ninyo silang mamunga kapwa. Right? At pagdating ng harvest time, lahat ng mga mabuting binhi ay ilalagay sa aking bangan. At lahat naman ng mga mapanirang damo ay ipunin at tatalian at pagkatapos sila ay susunod. Right? Kaya mention ko sa inyo kanina, bilang isang predestinated, if you are predestinated to see it, you will see it. Kung itinalaga ka upang makita ito, ano? Yung mga bagay na dapat ihayag ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Kung itinalaga ka upang makita ang lahat ng mga bagay na ito, dahil because you are predestinated to see it, you will see it. Hindi pwedeng hindi mo makikita ito. If you are predestinated to see it, then, ang aking conclusion dito, you will see it. Why? Because you are predestinated to see it. Makikita mo ito. Hindi pwede hindi mo makikita ang mga bagay nito. Parang
1:23. Now, in the fall, Adam forfeit the title deed to that. He forfeit it to Satan. Satan took the title deed. Adam was very slothful. And he did not redeem his right. For he could not redeem his rights. But Satan, which does not rightfully own it, but he possessed that. Tignan yung estilo ni Satan, ha? Kahit na hindi para sa kanya, pili niyang inaangkin. Kasi yung salitang possess, ibig sabihin sa Tagalog, yung pag-aangkin. Right? Pag-aangkin. Kita nyo, hindi naman para kay Satan, pero pinili niyang angkinin. Pero pwede niyang angkinin yung para sa kanya. Pero kung sa bawat mga pag-aari ng Panginoon, hindi niya pwedeng angkinin ito dahil ito ay pagmamay-ari na ng ating Panginoon. Kaya nga maging doon sa sharing namin ng Bible dyan, pagdating sa salitang possess, right? Kapag may sinabing demon possess, right? I believe, walang tunay na anak, na lalaki at babae ng ating Panginoon, walang tunay na nobya ng Diyos na mapossess ng kaway, na mapossess ng demonyo, na mapossess ni Satanas, hindi pwede yun. Because you are owned by God, if you are owned by God, God will take care for His own. Pag-aari ka niya, hindi ka pwedeng angkinin, hindi ka pwedeng i-possess ni Satanas, hindi ka pwedeng i-possess ng demonyo, dahil ikaw ay pagmamay-ari na ng ating Panginoon. Amen. Though the devil wants to pull you out in the hands of God, but I told you now, even the devil can do nothing. He cannot pull you out in the hands of God. Why? Because you're secured, you are assured within the hands of the living God. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. You're secured. You are assured. Paano ka maangkin? But the devil wants to deceive you if possible. But I told you now, it is very impossible to deceive you. If our mother, Eve, was deceived, but the second Eve today, it cannot be deceived. Malalaman natin yan, yung second Eve na yan, sa part 2 natin. See, that kung my first Adam, my second Adam. Kung meron second Eve, meron first Eve, meron second Eve. So tatalakayin natin ito sa part 2 natin. So tatapusin ko ito. At please maaga pa, wala pang alas 11. So, but Satan which does not rightfully own, but he possessed that. He is the God of this earth. The God of this world. Yung salitang God of this world is small g. Not capital G. Small g. Kapag ginamit mo yung salitang small g o d, it pertains doon sa mga Diyos-Diyosan. Sa maliit na Diyos. Right? But our God is a capital G. Kaya maraming beses ko sinasabi sa inyo, kaya lagi natin pag-iingatan, maging sa pagsulat, paggawa ng sulat, pag-text. Ingatan ninyo lagi na kapag kayo gumagamit ng God, kung patungkol sa Diyos na pinaglilingkuran mo, kinakailangan mo laging gamitan ng capital G. Ito ay pumapatungkol sa Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos na buhay. Kapag ang Panginoon mo ay ang ating Panginoon Diyos na Diyos na buhay, kapag ginamit mo sa salitang Lord, it should be capital L. Amen. Lord. Dahil maraming Lord sa ating panahon ngayon. Right? Yung mga nagtatrabaho, yung mga boss ninyo, mga employer ninyo, mga lords yung mga yan. Right? Sa company. Right? But we have a great one. The Lord of Lords. And King of Kings. And that is our Lord Jesus Christ. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 8. He changed that. Even His word, sabi ng mga kasulatan, heaven and earth will pass away, but my word shall never, never pass away. Yes. Ewan ko, kung naitanong ko na sa inyo doon, ano ang pipiliin ninyo? The word of God o yung heaven? What they're going to choose? The word of God or heaven? So kapag wala kang kaunawaan, kagad sabi mo, yung heaven, maganda yun eh. Lahat, parang ang ganda-ganda.
Kung wala kang kalawagan, sabi mo, heaven. Taas yung gawin mo, heaven. Pero gusto ko ituro sa inyo, stay with the Word of God. Amen. The scripture says, heaven and earth will pass away, but His Word, that is the Word of God, shall never, never pass away. So be here, Pastor, stay with the Word. Amen. The Word of God. Manatili tayo sa Word, hindi kayo niligaw. Right? Hanggang tayo ay tinag-entertain ng mensahe, ng katuruan, ng mga magaling, ng mga marurunong, na akala natin dahil sa kanilang karunungan, kaya nga yung mga tao walang pinag-aralan ngayon, pero puspos naman ng Espiritu Santo, they ignore. Pero masigit natin kailangan ng mga tao ang pinili ng Diyos kahit walang pinag-aralan, but if they are filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Kahit na madalas ayrong drama sa kanilang mga pag-pangungusap sa wikang Banyaga, yung mga tao mahihilig, yung may karunungan at kalaman, kapag mangusap, ang mga crooked sa salitang Banyaga tinatawanan. Right? Minsan kinikibit-balikat. Ano yung salitang kibit-balikat? Kibit-balikat, meron pang kasama yung uso. Yan. Ano yun? Yun ay isang tanda ng panunuya. Right? Right? E paano kaya kung dumating pa dito si John the Baptist, kung sa panunuan ni John the Baptist, para lalo kang lalo mga magkikibig balikat. Pero kung taglay-taglay naman niya ang katotohanan, I'd rather for me to stay with the anointed preacher. Dala-dala niya ang anointed word. Kaysa patutungo ako sa isang magagaling, marurunong, pero ang buhay nila ay napakalayo sa Diyos. Ang daming marurunong sa panahon ngayon, ang daming magagaling pagdating sa exposition. Right? Pero hindi sa galing nakikita. Hindi yan ang ebidensya. Hindi yan ang palatandaan. Kaya nang sabi ng Panginoon sa kanyang malagad, huwag ninyo silang bunutin, antayin ninyo silang mamunga kapwa. Ang gagaling nga sa pangangaral ng pagtuturo, but let us see their life. Malayo. Pagpamunin nyo, ulitin kong muli. Ang daming ang mga mangangaral sa ating panahon ngayon. Pero engage sila sa mga political movement. And God hates dirty games, that is politics. And politics, sabi niya roon sa ating pinag-usapan na karaan, that is wrong. We're not supposed to engage sa mga politics na ito, mga gawain ng mga politika. Yes. Hindi ba kita mensahe din na nagsabi? Sabi niya, kung ikaw, dala-dala mo pa yan ang mga bagay na ngayon, you are not yet born again. That is what the message say. Right? It's not my word. Right? Kaya ayaw ng Diyos ang perverted mind. Kasi kapag perverted mind ito, mahahaluan ito, that is a double-minded. Kapag sinabing double-minded, you are not established. Right? A double-minded man is not an established. At ayaw din ng ating Panginoon, right? Ang maglingkod tayo sa two masters. Right? Kinakailangan ko maglilingkod tayo, kinakailangan isa lang. At kung gusto natin sa paglingkodan, siya lamang dapat. You cannot serve two masters at the same time. If you love God, serve the Lord. Amen. Right? Huwag mong hahaluan ang paglilingkod mo sa Diyos. Kaya nga ang serpente, ginamit niya yung word, but it is already perverted by his own strategy. Taktika ng kaaway, strategiya ng kaaway. Ang salita ng Panginoon ang daladala niya. Pero ang nobya sa ating panahon ngayon, true virgins yan, right? Marunong, wise. Kapag sinabing wise, W-I-S-E, right? Iba yung sali sa Tagalog sa tuso, iba yung tuso sa wise, right? Kapag sinabing wise, marunong, maalam, right? Binigyan tayo ng spiritual mind ng ating Panginoon, we have the mind of Christ. Right? Na kinakailangan umiilan ito, nagagamit natin ang mga bagay na ito. If you have the mind of Christ, magpapatuloy tayo sa word of Christ.
If you have the mind of Christ, magpapatuloy tayo sa holiness na tinuro ni Christ sa bawat isa sa atin. If you have the mind of Christ, hindi natin mababayaan ang pagtitipon natin because that is the word of Christ. Amen. Amen. Kaya sabi niya, forsake not your own assembly. Hallelujah. Pero sa totoo lang, marami nang nawala. Gumulo na ang panahon. Gumulo na ang mundong ito. Pero may pangako ang Diyos. Ibabalik niya ulit sa original. At ibabalik niya ang rightful position sa kanyang mga itinalagang nobya ni Kristo. See, the Bible says so. He possessed that, not because he that really rightfully gets it, but he possess it. Now do you get it? Satan possess that. He holds it into his hand. Death is in his hand. The earth is in his hand. Tapos sinabi, in his hand, kontrolado na niya. Right? The world belongs to him. Every nation belongs to him. He governs and controls the whole world. And everything in the world, Satan does. But thank God, we're not of the world. Yes, amen. Amen. If we are not of the world, saan tayo? Doon sa word. Right? Yung word at saka world, kapag titignan mo, it sounds the same. Pero kapag iiral, magiging matalas ang ating pakikinig. Right? Ang bride, matalas sa pandinig niyan. Kapag narinig niya word and world, it's not the same. Yes. And this is just sounds like the same. Sounds like the same. Pero kung titignan mo, hindi ito parehas. Right? Dahil yung word walang L. Yes. Kapag ito ngayon, kapag tusong kaway, right? Mabuhay ka na sa world, not to the word. Right? Maraming sabihin niya yun. That is the serpent strategy. Kaya, lagi yung pinakikialaman yung mga believers eh, na nabubuhay sa word. Pag nandyan siya, isang magaling na stalker. Right? Sumusunod na lihim sa bawat isa sa atin. Huwag ka na magpatuloy sa word. Subukan mo naman yung world. Yung word, in-insert niya doon yung L. Right? Huwag ka na magpatuloy sa word. Dito ka na sa world. Dito sa world, tignan mo dyan. Gabi-gabi, may mga kumukutitap na ilaw. Right? Tignan mo dyan. Ang gandaan ng mundong ito. Tignan mo yung kagandaan ng mundong ito. Right? Lahat. Tignan mo yung mga kabataan ngayon. Tignan mo, umuusok ang kanila. Wala silang mga problema kapag umuusok. Kapag nagiinom, kapag naglalasingan, nagtatawanan, nandyan, nag-aawitan sa mga video, okay. Huh? Awitan sa video, okay. Kaya sabi niya, umalis ka na sa world. Dito ka sa world, dapat ka sa niya dito. Do you know that? Mga simple pangungusap. Pero kung hindi tayo marunong at hindi tayo maalam sa mga bagay na ito, pwede kang mahata. Kaya tignan nyo ngayon, patok na patok ang video, okay? See? Dahil may mga gandang boses, gusto nalang ipakita, doon sila nag-aawitan sa video, okay? Kaya sabi ni Satan, sabi niya, huwag ka na sa word. Kasi pag sa word ka, para bagang napaka-KJ dyan. Ano yung KJ? Yung mga killjoy. Wala na kayo ginawa, kundi hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Dala ganun. Right? Sa tingin nila, sa tingin ng iba. Pero sa atin, it's like heaven. Feels like heaven. Ang pag-hallelujah, ang pagpuri sa ating Panginoon. Sa ngayon, napakarami ng naliligaw at nalilihis na mga so-called believers sa ating panahon ngayon. Hindi ba ganda bagit natin noong nakaraan na may three kinds of believers in the message? The one is unbeliever, make believer, and the true believers. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, di ba, kung may mga magugulong believers dito, taas ang kong sasabihin, hindi ito gawain ng mga true believers. Kung may mga mahilig na nabubuhay sa mundo, sa mamamaraan ng mundo, dahil sa labi ng mga kasulatan, kung tayo ay kaibigan ng mundo, kaaway natin ang Diyos. Do you believe that? See? Anong gusto mo makipagtipon?
sa mga kapatid na nagpupuri sa Diyos o sa mga tao na nagiinuman. Right? Nalulunod sa alak. Nalulunod sa mga awiting pansang libutan. Sinong gusto mong samahin dyan? Kaya nga ba nalang kasulatan, sinabi niya, hindi lamang sa pagkasawa, but be not equally yoked with unbelievers. That is what the scripture says. Right? Huwag tayong mag-ipamatok, huwag tayong makisama, huwag tayong gumawa ng kanilang mga ginagawa. Dahil, ang mga tunay na mananampalataya, magpakalasing man ng mga yan, pero nagpapakalasing sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Right? Yan yung mga nagpapakalasing sa alak. Right? Mamaya, may nagbabato ka na dyan, nagpupukpo ka ng ulo, nagpapatayan, nagsasaksakan. Right? See? Yung mga iba, mas gusto nilang nakaupo, nagmimiron, nanonood ng mga nagsusugal kesa nakikipo, nakikiawit, papuri sa ating Panginoon. See? At tahasa kong muna yung sasabihin, hindi ito gawain ng mga true believers. Yes. Gawain ito ng mga make-believers. Kung may mga magugulo dito sa message, I believe 100% it's not the true believers. Kung meron bang mga may hilig mag-confuse, mag-hati-hati, gumagawa, nag-aasik ng confusion in the message, I believe this is not the character of the true believers. But this is the character of the make-believers. Right? Ang true believers, lumalakad dito ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ang true believers, lumalakad dito in God's order. Amen. Ang true believers ay talaga nabubuhay ng may kabanalan. Still there. Patuloy kong binabasa. So Satan, he controls the world. He said they were his and he's the God of the world. Jesus said he was and he is. He's the God of this earth. Has blinded the eyes of the people. The God, small G-O-D of this earth, is the God of heaven. Yung God of heaven ito ay ang tinutukol naman ng ating Panginoon. And now, we rightly don't own this. He does not own it. Siya na pinatutukulan ng ating Panginoon. Kaya nga hindi tayo dapat nakikiayon, nakikipamatok sa gawain ng sanglibutan. Right? Kung binigyan ka ng kalob ng Panginoon na gandang tinig at boses, umawit ka papuri sa Diyos. Huwag kang umawit. Gusto mo gayahin si Bryan Adams. Gusto mong pasikat? Gusto mong gayahin si Kenny Rogers? Itinatas mo, ipinopromote mo ang awitin ng sanglibutan. Mas mainam na manatili tayo sa gawaing makalangit. Dahil ito'y pagmamay-ari at para sa Diyos. At ito'y pinagkakalob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Still there. And look, it wasn't to Adam or any of his seeds. Adam's seeds absolutely lost everything. Two, it's not the seed of Adam. No, how much we try to beautify this world and how much we try to make big fine homes and things, it still doesn't belong to Adam's seed. No, sir. It did not go to Adam's seed. No, sir, because Satan took it lock, stock and barrel right for Adam to fulfill it. Now, oh my. Yes, so many things could be said. I just don't want to take too much the time now. So we have to baptize it, right? He possesses it, but he does not rightfully own it. Satan does. When the rightful owner lost it, there's only one way that it can be redeemed. Now that's by a near kinsman. Is only one who can rightfully redeem it. Now, of course, this we have in the virgin birth of Jesus Christ. So, marami mga nawala, marami nang napabayaan ang ating magulang mula kay Adam. Nakuha ang control, ang jurisdiction dito sa mundong ito. Do you believe? Pangungkontrol ng kaawayan. Do you believe that? Kung tutuusin talaga, mawawala na dapat ang mundong ito, but because there's still a believers. One of these days, kukunin ng Panginoon ang true believers. Yung mga mananampalataya. Kukunin na niya yung mga sumusunod sa kanyang salita. Kukunin niya
yung mga inilagay sa tamang posisyon. Ipinagkaloob ng ating Panginoon sa pamamaraan ng palataya sa huling kapanahon ng ito. Mga bagay na nawala ng ating magulang ay ipapanumbalik sa atin sa huling kapanahon ng ito. Right? Maraming nawala, maraming napabayaan, but God promised to restore it back again. Glory to Jesus. Sheep Adam lost his inheritance, the earth. Now it passed from his hand to the one he sold out to, Satan. He sold his faith in God to Satan's reasonings. Therefore, his eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth belongs to him, and he forfeited it every bit to the hands of Satan. He passed it from his hand to Satan. Nakuha ang control ni Satanas. But yung title deed to eternal life, hindi ito dapat sa kamay ni Satanas. Nawala man ito ni Adan, ngunit bumalik ito sa original owner. Who is the original owner? That is God, the eternal life. Siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Satan, through sin, pumasok ang kamatayan. Hindi siya makapagbigay ng buhay na walang kundi kamatayan. And death is a total separation from God. At yun ang naging dahilan kung paano nagkaroon ng kamatayan. It is because of sin. And sin is unbelief. So, yung mga bagay na yun ay nawala mula sa kamay ng ating magulang. Pero bumalik ito sa kamay ng original owner, that is God. Right? And according to Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. But the gift of the Holy Spirit is eternal life. Hallelujah. Notice, what did we lose? Well, it was given to Adam to have eternal life. As long as he ate from the trees, he had eternal life. And we notice again that Adam was, he inherited the earth. He was like an unnatural God over the earth. The earth was his. Everything was given unto his hand. He could do with it whatever he wanted to. He named it and called it and done whatever he wanted to. He was truly a son of God. Now, in the fall, Adam forfeited the title sin to that, or the title deed to that. He forfeited it to Satan. Satan took the title deed. Adam was very slothful, and he did not redeem his right, for he could not redeem his right. But Satan, which does not rightfully own it, but he possessed that. Gusto niya ang kinin, inaangkin niya, pero hindi siya ang nagmamayari. At sino nagmamayari? Ang ating Panginoon. Yung nawala kay Adam, bumalik sa kamay ng tunay na nagmamayari. Right? Nawala man ito, napabayaan man ito, nawalan man ng pagkakataon, pero muli ibabalik sa bawat isa sa atin. Right? Yun ang mga pag-aaralan natin sa susunod na linggo. Hallelujah! Love it! But Satan, which does not rightfully own it, but he possessed that. He is the God, the small G-O-D, the God of this world, or the God of this earth. The Bible says so. He possesses that, not because that he really rightfully gets it, but he possessed it. Now, do you get it? Satan possessed that. He holds it into his hand. Death is in his hand. The earth is in his hand. The world belongs to him. Every nation belongs to him. He governs and controls the world. And everything in the world, Satan does. The title deed to the earth and to eternal life. When Adam forfeited it, then Satan's dirty hands could not take it. Why? So it went back to its original owner. And who is the original owner? God himself. Hindi karapat-dapat may pasakamay ni Satanas. Nawala man sa kamay ni Adam.
Ngunit bumalik ito sa tunay na nagmamay-ari, sa kamay ng tunay na nagmamay-ari. Sino? And that is God. Ngunit muling ipapakita, ihayag ng ating Panginoon ang nilalaman ng aklat ng katubusan, ang tunay na karapatan na pagmamay-ari doon sa buhay na walang hanggan ay ihayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ipapakita yung mga bagay na hindi na ihayag noon, ihayag sa ating panahon ngayon. Yes. Woo! Still there. Amen. Why? Because the title lead to the earth and to eternal life. When Adam forfeited it, then Satan's dirty hands could not take it. So it went back to its original owner, God Himself. The title deed to eternal life. Abstract title deed to eternal life. When Adam forfeited it for wisdom and instead of faith, it went back to the hands of the owner. That is the Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit, ito'y tatalakay natin dito sa Sunday. Yung mga bagay na napas sa kamay ng ating Panginoon ay ibababang muli ng ating Panginoon. Dadalhin niya ang isang aklat na bukas. Right? Ihayag sa bawat isa sa atin kung ano ang nilalaman. That is the book of redemption. Right? Hallelujah. Napakainam na tayo ay nakakaunawa, nakakakita sa mga bagay na ito. And I believe, God, as labi ko sa inyo kanina, if you are predestinated to see it, you will see it. Kung tayo ay tinalaga upang makita ang mga bagay na ito, makikita natin ito. Hindi pwedeng hindi makikita ito. Right? Kinakailangan muling ibigay, muling ibalik, muling ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung nawala mula doon sa kamay ng ating magulang na si Adam. Right? At muli, may isang bababa na ikalawang Adan, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Just to redeem it back. Amen. Ng kanyang pagmamay-ari. And redemption means to brought back. Right? Hallelujah! Nawala pa nito sa kamay ng ating magulang, but it went back to the hands of the owner, which is the Almighty God. Ang purpose ng Panginoon is God made us to live forever. Right? At sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ikaw at ako na pinangakuan at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Right? Papa sa iyo, papa sa atin na lahat ng mga bagay na ito. Right? At ngayon, gusto naman naman makita na pag gaano natin pinangangalagahan ang mensahe na na-expose, na na-reveal sa bawat isa sa atin, kung paano natin pinangangalagahan, kung paano natin pinanghahawakan ito. Kung paano natin binibigyan ng importansya, binibigyan ng kahalagahan, ang tayo, ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil anumang bagay dito sa lupa, hindi pwedeng ipagpalit at hindi pwedeng ipagbili kung ano ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ipagbalik ang kanilang lakad ng ating mga magulang. Dahil sa masasarap na pakinig na kanilang narinig mula doon sa serpente na nangungusap ng kanyang daladala ay perverted message, perverted word, perverted teaching, perverted preaching. But the bride, the believers, we know what's the sounds of the word. Yes. We know what is the sounds of the message that was revealed. In our day, alam natin ang tunog. Dahil binigyan ka ng isang tamang tunog ng Diyos, may katiyak ang tunog. There's a lot of sounds in our day, in this world. Very uncertain, but God gives you a certain sound, a certain message, a certain word for the believer. Amen. And we need to stay, we need to follow, we need to believe to the certain word, which is the word of God. And God revealed it now to His believers. So that's why I mentioned to you a while ago, the bride, the believer, they know the sounds of the word. We're so familiar with the sounds of the message in our day. Right? Still there. Amen.
No wonder ang ating mga magulo na pabayaan nila. Ang lahat ng mga bagay nito. The reason why pumasok, because of sin. Pumasok ang death, spiritually speaking. Dapat sana walang makatikim ng kamatayan. But because of sin, nag-cause ito ng death. And sin also causes sickness, diseases, carnalities, confusion, out of orders. But if we go back to the order of the Lord, it's always in order. Why? Because God is not the author of confusion. Hallelujah. Glory. God made us to live forever. But sin brought on death. The sin of Adam and Eve brought sickness upon mankind. Without sin, there is no sickness. Without sin, there is no death. The human race, as we're taught in the scripture, didn't have any sickness before sin came in. Sickness was issued is as an attribute of sin, which had to bring death. Sin is death. Spiritual speaking. Kaya ito ang naging dahilan. Nag-cause ng kamatayan ang kasalanan. Nag-cause ang kasalanan ng kasakitan. Kaya nandyan marami mga hospitals. Why? Because of sin. May mga cemeteries. Why? Because of sin. Supposed to be hindi yan ang perfect plan ng Panginoon. Right? But because of sin, they disobey God's word. And sin is unbelief. Unbelief to the word. And then sin caused death. Sin caused disease. Sin caused sickness. Sin caused confusion. Sin caused ano ba mga bagay na nagagawa? Carnality. Yaan ang dahilan na naging bunga o naging attributes ng kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan tayo lumabas mula sa pagiging alipin sa kasalanan. The reason why God sent the message, His word, for His believer, for us to see what is the content of His word. At malaman natin ang definition ng kahulugan ng kanyang salita. Upang malaman din natin kung anong lakad na dapat natin lakarin. Kung ano ang dapat na buhay na dapat natin ipamuhay. Kung ano ang dapat na prinsipyo na dapat natin itayo at paninindigan sa pananampalatayang ito. Dahil ang nais ng Diyos, kinakailangan maging solido tayo. Ayaw ng Diyos ang division, ayaw ng Diyos ang confusion. Ayaw ng Diyos ang grupo-grupo, division. Because we have only one word, we have only one message, we have only one Lord, we have only one baptism. We have only one message that was given in our day. Amen. But there's a lot of soundings of messages na ating narinig sa ating panahon ngayon. But I mentioned to you a while ago, but there is only a certain message that God gave it to you. You're so familiar with it. We're so familiar with the message that was spoken in our day, that was revealed in our day. Hallelujah. Glory. Kapag tayo inilabas na ng ating Panginoon mula sa kasalanan sa pamagitan ng unbelief sa salita, dadalhin tayo ng ating Panginoon sa pagsampalataya sa kanyang salita. Right? At dyan tayo ipoposisyon ng ating Panginoon. Muli tayo ilalagay sa tamang kalalagayan. At ayon ng Diyos na masumpungan niya na kanyang mga mananampalataya ay may pagtatanong-tanong. Ayaw niyang masumpungan ang kanyang mga mananampalataya na may pag-away-away. Awayan, awayan dito, awayan doon. Believers, if you are already matured in the faith, yung mga simpleng problema, kaya na natin i-handle dapat ito. Kaya na natin i-manage dapat ito. Mga simpleng problema. Mga simple lang yan, right? Dapat nasasaayos. Huwag tayong padadala sa anumang mga udyok at tukso ng kaaway para tayo ay ilihis. Konting pagkalihis sa word, malilihis tayo sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. At kapag tayo lumihis,
tayo ay lalakad sa kalooban ng kaaway, hindi sa kalooban ng Diyos. Ngunit, ang Diyos nais na lumakad ka sa kalooban. Sa sakdal na kalooban ng Diyos, nais kanyang lumakad. At naniniwala ko na ang bawat mananampalataya na sumasampalataya at uhaw sa salita ng ating Panginoon, lagi niyang binibigyan ng kahalagahan at ng importansya ang mensahe, ang salita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Pinangangalagahan, iniingatan ang lahat ng mga bagay na ito. Right? Alam ko, simpleng bagay lamang kaya ng lobya ito na natirisin ng mga konting mga problema. Kayang-kaya yan. Right? Dahil hindi ka itinalaga ng ating Panginoon sa kasiraan, kundi ikaw ay itinalaga sa kaayusan. Believers, you're always a believer. Yes. Believers, you are the true believers in the three groups of believers inside this message. Right? At ulitin ko, ano yung mga three kinds of believers? Unbeliever, make believer, and true believer. Saan tayo dito? Right? Dapat, kapag tayo sumusunod, lumalakad. Sa kayusan, sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon, tayo, bilang isang mananampalataya, lalakad, magbubuhay, magpapatuloy saan? Sa salita ng ating Panginoon. Yaan ang lakad at buhay ng mga tunay na mananampalataya. Kung may siraan, hindi ito gawain ng mga true believers. Right? Ang gawain ng mga believers, lumalakad dito sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Ikakat ko ngayon ang ating part 1 sa ating message. Hallelujah. Adam forfeited the book that titled it to eternal life. At pagpapatuloy natin sa Sunday, and I believe na Panginoon na siyang kikilos sa bawat isa sa atin at ibibigay ang kalawaan, ang kahalagahan at nilalaman ng kanyang mensahe, ng kanyang inihayag sa bawat isa sa atin sa huling kapanahon nito. Let's all stand now. Hallelujah. Can you sing the song, I Know I Am the Bride? Maging sa pagtayo, sa pagpikita yung mga mata, pagyuko ng iyong ulo, bilang pagbibigay tanda ng pagkilala sa kataas-taasan at pagrespeto. Sabi na ba nila kasulatan, dalawa o tatlo ang siyang mangungusap sa kanyang pangalan. Siya ay nasa kalagitnaan. Ang tanong ko, nararamdaman mo ba na siya ay kumikilos sa iyo ngayon? Nararamdaman mo ba na Diyos ay patuloy na gumagawa
at gumaganap ng pagkilos sa bawat individual na mga mananampalataya. Sabi ng awit, I know I am the bride. Bilang isang nobya ni Kristo. Nang nobyang babalikan ni Kristo. At ang kanyang babalikan ay tiyak ang kanyang katatayuan. Ang kanyang babalikan, alam niya kung anong buhay ang ating ipinamumuhay. Pinangangalagahan natin ang kanyang salita. Pinangangalagahan natin ang mensahe ng Diyos. Saan man tayo makarating, saan man tayo patutungo, mapalayo man tayo, ngunit hindi lalayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. As long na tayo ay nasa Kanya, Siya ay nasa atin. Believers, you are predestinated to be a believers of His Word. If you are a believers of His Word, you're always a believers. Why? Because you are predestinated to be a believers of the Word. Let's bow our heads. I would like to ask Brother John to lead us now in prayer. Thank you, Jesus. Ako nga nang subuya yes. Amin sa ana yanak mo nga ni Jesus Kristo babalik pa nang kalayan sa ana ng Calvary ako Dios pagyana ni at mi ako dagiti ko nga sa saom ako Dios nga nagagan mi yes, amen kuno na ako Dios nga awan ti mabawilan mi nga makasiliptin ka amen kuno awan mabawilan mi nga panaka isalakan ako Dios manipul iti baso kuno manipul iti patay no awan ka ako Dios nga nagtrabaho iti biag mi bibigyan mi ako Dios nga iti panaga tulnog ako Dios iti sa saom nga kasko nam ti saom suda ako iti anak mo no isuda ako Dios ti pagpulungan agay ayatin ka ako Dios madayaw ka marud ako Dios kadawaten mi natanga si kati magdalan iti tumugamay sa kada kami Espiritu Santo nga ako Dios ako isulata ka dito ni palpalagi iti nanugan mi na sa saom ako Dios ano san lang mangagan iti may sanga lapayag iti trumana ti bangir ako Dios mga ako Diyos, makita ka di ipanagbiag niya yes, na daw. Ang mga ako Diyos na ti Diablo, nalaing na mga, oh, yes. Mga ay-ayo, mga iadayo ka na kami. Yes. Ang mga ako Diyos na si Kaapo, makikita ang amin na aramit ti Diablo ako Diyos na mga iadayo ka na kami kita. Gagawatin mga ako Diyos, iti panang taraban mo, panang aywan mo ka na kami. Tawan mo lang timabawilan ni nga tumakda iti sa saong na awan ka magkadwa ka na kami. Kagyaman kami ako Diyos iti sa saunata na iso ako iti mag-ipil ka na kami iti tanahin kapya ako Diyos habang magpagpaginakamitin ka at sika kanilata ako Diyos iti malaydaw iti amin nga thank you Father at sika kapsami ako Diyos nga sa amin nga kadwa nga naki nag-gimong tata nga aldaw ako Diyos sika lata makiada ka na kwala yes amen at ako malaydaw ka lata iti tumugamay sa kanak kami tinagan Jesus nga kumi kamang miyanoy ko. Amen. Let's sing the song, isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Bago ko bigay sa akin ng kapagunan. Just one.